Muli magandang umaga po mga kapatid. Nagagalak po ako na muli po kayo makasama sa ating online service ngayong linggo. And nawa po ay nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa bagamat napakaraming nangyayari po sa ating mundo sa mga oras na ito. Let us officially start our online service with a prayer. Naanyayahan ko po ang bawat isa na samahan akong manalangin para sa ating online service ngayong umaga. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Father. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, patuloy po namin kayong sinasamba. Patuloy namin kayong pinupuri sa mga oras na to, Panginoon. Maluwalhati po kayo, Lord God, sa mga oras na to. And Lord, patuloy po namin tinataas ang aming online service ngayong umaga. Salamat po sa pagkakataon, sa opportunity, Panginoon, na muli kami ay magkasama-sama virtually, O Lord God, para makinig, Panginoon, matuto ng iyong mga salita, O Lord God. Buksan mo ang puso at isip ng bawat isa, Panginoon, at nawa, Lord God, ang mensahe na aming matatanggap sa mga oras na to ay maitanim sa pinakamalalim na bahagi ng aming mga puso. And Lord, nawa, i-ready mo ang aming mga puso na umawit, magpuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Nawa, alam ko, Lord God, na poprotektahan mong bawat isa na nasa mabuting kalagayan po ang aming mga kapatid, Lord God, sa mga oras na to na kami ay nakikinig ng iyong salita, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Bless each and every one of us. And nawa, Panginoon, kayo po ang manguna at mag-guide sa magsasalita, O Lord God, sa oras na to, sa mag-need ng praise and worship, O Lord God. Mag-bless nawa ang bawat isa sa aming service, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sama-sama po natin purihin ang Panginoon. Hallelujah. Worship you, Lord, we glorify you. Tunay nga, Panginoon, na dakila ka. Hallelujah, Jesus. We worship you, Father God. We worship Lord Jesus. Hallelujah. So God, hallelujah. The light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see. Together, wonderful to me. Amen.
together wonderful to me. Ang ating teksto po sa umagang ito, Awit chapter 1 verse 1 hanggang verse 6. Ang pamagat po ang tunay na kagalakan. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa mga gawaing masama. Verse 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Verse 3, katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. Verse 4, hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama, ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang magtatangay. Verse 5, sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan. Siya'y inihiwalay sa grupo ng mga banal. Verse 6, sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang umaga po. Kamusta po kayo? Ngayon po ay Sunday service again. And ako po ay nagagalak na magagamit uli ako ng Panginoon upang ibahagi ang kanyang mga salita sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, Diyos, kami po ay nagagalak na muli, O Diyos, kami ay sasamba. Pupuri sa iyo, Panginoon, because this day is the Lord, is the Lord's day, and it is this the day you made, O Lord God. And we will rejoice, we will be glad in it, O Lord. Lord, nawa po, Panginoon, na umaga ito ay pagpalain mo. Ang lahat na nakikinig, O Lord God, bigyan mo po kaming lahat ng bukas na isipan, bukas na puso, bukas na spiritual eyes and ears upang amin pong maunawaan ang iyong mga salita ngayong umaga nito. Lord, nawa ang mga nanghihina ay mapalakas, nawa ang mga nangangailangan ay makatagpo sa kanilang pangangailangan, nawa ang mga may sakit, may karamdaman ay kumalit. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na nakikinig ngayon, nawa ay lumalim kami, tumaktag kami sa pananampalataya namin, Panginoon, at lalo ka pa namin makilala. May it draw us closer and closer to you, Jesus, each day. O God, maraming pong salamat. Ito po ang aming samo at dalang sa napakadakila, napakamakapangyarihan, napakatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayon na Zero Matters. Marami po sa atin maaring ayaw natin ng number na zero. Kung tayo ay nag-aaral at nakakuha po tayo ng zero mark, ibig kong sabihin, or zero marks sa test, zero marks sa grade, kung sabihin, ayaw po ay bagsak. O kaya ayaw po natin ng zero budget, ibig kong sabihin, wala na po tayong paggastos. O ayaw rin po natin ng zero savings, dahil wala na tayong sinave for the future. Maari pong ayaw natin ang number na zero. But God has a purpose. Why God is allowing situation where we can see ourselves in state of zero. Meron po talagang layunin ng Panginoon kung bakit po
nakikita natin ang ating sarili minsan na tayo ay nasa zero situation. Gusto po ilahad ang aking pong narinig na storya tungkol po sa pag-uusap ng scientist at ng expert. Sabi po ng scientist sa expert, pare, I will do something new and something original. An invention that is really something new and original. Dumaan yung mga araw na the scientist work on it, ginagawa niya ang kanyang mga materials, and he did this invention. At pinakita niya sa expert yung kanyang ginawa. The expert, parang hindi siya masyadong bumilip sa ginawa ng scientist. Nakita niya ang bagay na ito. So, binanggit niya sa scientist, is that original? Is that brand new? Is that new? Bago ba yan? Sabi niya, that's not brand new. You should produce your own soil. So, makita niya yung lupa, hindi yan bago eh, lupa yan. Dapat kumuha ka ng sarili mong lupa. That is natural, that is something God made. And up to this time, nobody has done that yet. And maybe wala pa makakagawa nun. It is all God made. At makikita po natin na sa Genesis chapter 1 verse 2, ginawa ng Panginoon ang buong salibutan, ang buong mundo out of nothing. Makita po natin yung halaman ng mga ibon, yung mga fish, lahat ng animals, mga tao, ulap, lahat. Ginawa yan ng Diyos. Galing saan? May materials ba siya? Wala. Out of nothing. You can see that? God created the earth out of nothing in Genesis chapter 1 verse 2. Another story I will tell, I read it, no? Pakinggan ko po itong story na ito, akin po itong nabasa. Meron po isang tao na humiling po sa Panginoon, God, bigyan mo naman ako ng flower. Bigyan mo rin ako ng butterfly. And of course, this person continued praying. And as she worked in the garden, nakakita siya. May tumubong matinik na halaman. At ilang araw lang, nakakita siya ng uod o caterpillar doon sa halaman. Nalungkot siya. Lord, hindi naman yun ang hinihiling ko sa'yo. Ang hinihiling ko sa'yo, diyan mo po ako ng bulaklak, bigyan mo rin ako ng paru-paro. After a while, habang naalagaan niya yung thorns na halaman niya, nakita siya na may umuusbong na bulaklak. A very beautiful flower na galing dun sa matinik na halaman. Very beautiful flower na hindi pa niya nakikita. Wala pa siya nakikita na ganito sa ibang mga, sa buong buhay niya. Very beautiful one. And, nakita niya na wala rin yung uod o higa doon. Or caterpillar. Ang nakita niya is a very beautiful butterfly na lumilipad.
doon sa flower. Marami po tayong makikitang lesson or idea in this story. Pero mag-focus po tayo. We ask God, we come to God in prayer. Sa ating mga Kristiyano, come to God because that is our life. That is our lifestyle. That is the breath. That is our, as essential as the air, that is as important as the air we breathe, diba? Ito'y buhay natin, ang panalangin. Pero po, sa hindi man nanampalataya, or maaring yung iba rin sa atin, or mostly sa atin, why do we pray? We pray when we are in zero situation. Wala na tayong lalapitan, wala na tayong, wala na, zero situation, saan tayo lalapit? Sa Panginoon. Kapag tayo ay nasa mababa, pinakamahirap na sitwasyon, nalapit po tayo sa Panginoon. Tulad ng paghingi ng tao na ito sa Diyos. Meron po tayong tanong. Why do you think in God's eyes, zero matters? Ang tanong po natin, bakit po sa paningin ng Panginoon, mahalaga ang sitwasyon kung saan walang-wala po tayo. Number one, in zero, God shows His absolute power. In zero, God shows His absolute power. God has absolute power or complete authority to act. His action shows miracles, signs, and wonders. And the goal was to make people believe in our Lord Jesus Christ. When God causes miracles, He does not want us to just believe in miracles or signs and wonders. He wants us to believe in Him. The purpose of signs and wonders is to point to the power and reality of God. Nakita po natin, when God shows His absolute power, it is through miracles, it is through signs and wonders, and dito po sa ating binasa o teksto, nakita natin the miracle or the sign and wonder when Jesus turned the water to wine. Yung tubig na nasa gripo o nasa balon, magiging wine or alak. Alam po natin na paano magawang alak. It will take months or years na naka-imbak po siya. Hindi po siya pwedeng gano'n na lang isang araw magagawa na siya. Only God can do that. And to feel that number of people na isa po yung kapistahan. Isa po yung wedding feast sa Cana Galilee. Alam po natin na Cana Galilee or Galilea is ay lugar kung saan po lumaki ang ating Panginoon. Kaya makita po natin sa story na si Maria po ay isa po sa una nakaalam na nawala yung alak. Maaring pong si Maria ay kasama sa mga nagsiserve sa wedding feast na ito. Kung kaya't siya ay maaring kaibigan niya yung kinasal, kung kaya't nalaman niya agad na wala ng alak. At ito ay sinabi niya agad sa ating Panginoong Jesus. And even our Lord Jesus Christ responded, "It's not my time yet, woman." Hindi ba ito ang aking oras? Pero, even He responded that way, He responded to the need. God always respond to the need.
makikita po natin na sa verse 5, meron po ditong 6 water jars. At ito pong 6 water jars ay ginagamit nila sa ceremonial washing. Ceremonial washing ay po sa pag-aaral ay yung mga kinakasal na kailangan nila ng paglilinis or ceremonial washing. So, meron po ditong 6 na tapayan. Walang tubig. So, sinabi niya, punuin niyo yung mga tapayan na yan. At ginawa ng mga tagapaglingkod, pinunuan nila ng tubig yung 6 na tapayan. At ang 6 na tapayan na ito ay maaaring maglaman ng 20 to 30 gallons ayon po sa ating binasa. Isipin na lang po natin na kung 30 gallons po ito in 6 water pots, ito po ay may sum na 150 gallons. Napakarami na po nito sa napakaraming tao. Samantalang sa panahon natin ngayon, nakabibili tayo ng isang bote na wine ay napakamahal na po. It will cost 400 or up sa isang bote lang. Isang bote kulang lang po. Kulang pa po yun sa isang tao, hindi po ba? Pero this, 150 gallons for the whole feast. At makikita po natin na ako po ay naniniwala na ang alak na ito ay hindi po yung katulad ng alak na natin ngayon na very alcoholic. Yung alcoholic drinks na nakakasama po sa katawan. I believe that the wine that God is referring here in their times is very beneficial sa kanilang kalusugan. Kung kaya't nagagamit ito sa mga ceremonial sa kanilang mga feast, no? So, I believe in my heart na ganun po yun. Hindi po ito katulad ng wine sa panahon natin ngayon, kundi ang wine na ito is something that will benefit their body. Ano po ang sinabi niya sa kanyang sa mga tagapaglingkod? Pinuin mo yung mga 6 na tapayan at pinuno ng mga tagapaglingkod yung tapayan up to the brim. At ano po ang sinabi niya? Next na sinabi niya? Okay, bring that to the master of the banquet. At yung tagapaglingkod, sumunod lang siya. Maaring pagalitan siya. Alam ko, tubig yan. Galing yan sa gripo eh. Galing yan sa balon. Pero hindi. Sumunod siya. Sa kanyang pagsunod, when the master of the banquet tasted the glass or the jar which was served to him, he was amazed. Tinawag niya ang guru at sinabi niya, may iba, pinibigay nila yung best sa una, sa huli yung mura na, ang wine, pero ikaw, you sustained the best for last. And even, mas masarap pa nga yung last na yun, di ba? Kasi it's a heavenly wine. It's a miracle wine. God transformed or changed water to wine. So, napakasarap po ng wine ito. Ano po yun? So, the point is, the purpose of the signs and wonders is to point to the power and reality of God. God wants us not to focus on the wine. Ano po ba yung mga wine natin ngayon? Ito po yung aring meron tayo. Position. Good job. Material things. Maganda yung bahay natin. Marami tayong sasakyan. Maganda tayo. Sikat tayo. And so on. Those are wines. God is giving us. Those represents the blessings of God. But God doesn't want us to focus on the wine. God wants us to focus on the winemaker.
habang binibigyan niya tayo ng lahat ng pagpapala na ito, lalo po tayong lumapit, magpasalamat, lalo po tayong magkaroon ng desire sa heart natin na lumapit sa ating Panginoon. Pasalamat sa Kanya. Kilalanin siya, our winemaker. The purpose of the signs and wonders is to point to the power and reality of God. Ilang bagay na mahirap sa akin, walang-wala ka, okay, lumapit ka sa akin, I will give you what you need. That is the goal. That is the purpose. Lumapit ka sa Panginoon. Magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. That is the purpose. Kilalanin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Hindi ang negosyo ang mahalaga, hindi ang trabaho ang mahalaga. Hindi mahalaga yan. Pero hindi yan yung top priority natin. Top priority is our Lord. Let us draw near, draw closer to the winemaker. Meron pa pong isang story na nagsasabi na God shows His absolute power in zero situation. Ito po yung story po ni Lazaro. Nakikita po natin ito sa John. Well, verses 1 to 44. Nakikita po natin dito na binigyan na po ng pasabi. Sinabi na po ng kanyang mga kapatid sa Panginoong Jesus na, Panginoon, ang aming pong kapatid ay may sakit. Pwede po ba kayong pumunta? Pero hindi po siya agad pumunta. Pero after few days, sa kanya niyaya yung kanyang mga alaga, dali ka pumunta tayo sa ating kaibigan si Lazaro. At pagdating nila doon, wala na palang buhay si Lazaro. Nakalibing na siya ng ilang araw. It is in absolute zero. Wala ka ng buhay. Zero na talaga. No? Pero God moved in that situation. Why? To display His glory. To display His glory. Sabi po sa John 11:40. John 12:40. Did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God? Kung tayo daw po ay maniniwala, makikita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Makikita natin na kahit zero na yung sitwasyon, wala ng buhay. Paparanas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa atin. Why? To draw us near to our Savior. To draw us near to our God. Binuhay niya po si Lazaro. Lazaro, come forth. Yung buhay, yung nakapalipot na yung linen. Pero mo, maaring hindi ka na nakakahinga sa linen na yan. Tapos may tomb pa. Eh ano na lang, may oxygen pa ba sa tomb na yon? Baka wala lang hangin. Wala, talagang tinawag niya, Lazaro, Lazaro, come forth. In zero situation, God shows His absolute power. Wala po nakagawa niya. Wala po nakagawa na buhayin ang patay. Only God can do that. Because He is the source of life. So kung ibahagi yung aking personal testimony, ito pong quarantine na ito, ako po ay nagkaroon ng karamdaman. Tumakit po yung aking mga daliri,
yung akong, yung dulo ng daliri ko po, sumakit po siya. Hindi po exaggerated ang aking sinasabi, pero napakasakit po talaga niya. Napakasakit. Ako po ay nagdusa ng ganung kasakit, mga 1.5 months. Isang buwan at kalahating, set kalahating buwan. Ganun po katagal. At araw-araw masakit po siya. Masakit. At meron pong pagitan lamang po ng mga 15 minutes, papahinga yung sakit. Then, diretso na naman po yun, hanggang gabi na po yun. Napakasakit po. Ako po ay nanganak. Ang panganak ko po ay normal. Normal po ako nanganak. So, alam ko po yung pain ng panganganak. Alam ko po yung pain. Mahirap po manganak. Yung isang kamay mo, nasa, isang paa mo, nasa kukay. Pero, yung akin pong maranasan, yung pain ko sa aking daliri, napakahirap po. Napakahirap po ng aking napagdaan. Meron po palang ganung mga sitwasyon o mga sakit na parang ang liit-liit na bagay pero ang sakit-sakit. Pagkatapos po noon, of course, may mga tinake po ako na vitamins, mga gulay, at tea. At bumalik naman po yung aking normal na bumalik naman po yung aking normal na nararamdaman after 1.5 months. Pero nasundan po ito ng another sakit na ulo ko po sumakit hanggang po dito sa neck hanggang ulo po. Sobrang sakit po na hindi po siya maisandal. Ayaw niya pong masandalan dahil masakit po yung, I don't know kung anong part po ng ulo ko yung masakit. Pero lahat po ng part masakit, pati po yung neck. At kapag po ako yung nag-Google search, para i-search ko po ano ba itong sakit na to na nararamdaman ko, having the symptoms, napaka ano po, mga symptoms na naranasan ko, it seems incurable. Wala pong cure. It seems incurable. Hindi po siya parang hopeless situation yung sinasabi sa Google search base po sa aking nararamdaman. And inisip ko po kung ako papa-CT scan, makapagpa-MRI, or mapapa-check up sa ulo. Dahil po dun sa mga na babasa ko na negative, sabi ko sa Lord, wala namang imposible sa'yo. Yung patay nga, kaya mong buhayin. Ako pa kaya. Buhay naman ako. May nararamdaman lang ako, Lord. At alam mo kung gaano kasakit yung nararamdaman ko. So, after a few, masiguro po, 3 weeks yun. Three weeks po. Nawala po yung nararamdaman ko. Nawala po sa pangalan ni Jesus, sa habag ng Diyos. I was free from that pain. Akala ko po noon, kukunin na ako ni God. At ako po ay umiiyak, Lord, bata pa yung mga anak ko. I want them to see grow. I want them to see age. So kung masaksihan at gabayan sila sa kanilang paglaki, then I cry. Kasi iba yung nararamdaman ko. Hindi po siya pangkaraniwang sakit lang na sakit yung ulo. Hindi po eh. May time na yung ulo, hindi mo po siya masandal. Hindi mo siya masandal. May masakit na yung mismo ulo, hindi pwedeng masandal. Masakit po siya. Samantalang, ang pakaraniwan po, pag masakit ulo mo, okay, lie down and you sleep. Pwede ka sumandal. Pero nung panahon ko, hindi, masakit po talaga siya.
And when I was relieved, after 3 weeks, nagtuwa po ako sa Panginoon. Kasi for the first time again, I experience yung normal na wala ka nararamdamang pain, wala ka nararamdamang sakit. And you are grateful for each day past na you treasure the gift of life. Lord, salamat sa buhay na buhay ako ngayon. Salamat sa lakas na meron ako ngayon. Ganun po. You will treasure the life na hindi mo nagawa before. Na hindi mo na-treasure before yung normal na walang sakit. Parang pangkaraniwan lang. Pero when you undergo that situation, napakahirap po. You will treasure life na every day is a gift from God. Every day that you're alive is a gift from God. So, yun po. That. In that situation, I'm in zero situation. Wala akong lakas. Hindi ako mapag-isip. Hindi ko kayang pagganahin yung mga bagay ayon sa plano ko because of my physical limitation yung mga panahon na yun. But God restored my physical body. God restored me. Yun po is showing God's absolute power. Pangalawa po, let us go to the next. Sabi po sa una, in zero, God shows His absolute power. In number two, zero, God enables our faith to grow to its full extent. Okay? In number two, in zero, God enables our faith to grow to its full extent. Sabi po sa last verse na ating binasa sa chapter 2, verse 11, the disciples put their trust The disciples put their faith in Him. Meron po tayo story sa Bible. Story of Abraham. In Genesis chapter 18 and 21. When God promised Abraham a son through Sarah. God promised Abraham a son through Sarah. So, meron na po siyang son si Ishmael. Pero through Hagar, si sang-alipin. Hindi po yun yung promise son ng ating Panginoon. Ang promise son is through Sarah, yung real wife po ni Abraham. Nakita po natin sa panahon po ni Abraham, in Genesis 18:10, then the Lord said to Abraham, I will surely return to you about this time next year, and Sarah your wife will have a son. In Genesis 21:5, Abraham was 100 years when his son Isaac was born to him. In Genesis 18:12 says, Sarah laughed to herself as she thought, after I am worn out and my master is old, will I now have this pleasure? She was worn out. Why? She was at the age of 90. Or 89, when God declared that promise. Tinay na siya, wala na siyang period. Menopause na siya. Dead na yung kanyang bahay bata. Pero, God has a promise. Sarah will bear your son next year. Sa natural na
na sistema natin. It will not be natural na manganak ang taong menopause na. Dahil alam po natin ang science, no, may mga protection po ng uterus yan. Hindi na po nagsa-cycle, wala na pong menstrual cycle, wala na protection ng uterus, wala na mga gumagana sa ano, death na yung bahay bata niya. Pero when God promised, when God released the promise, there is power. There is power. Ang Diyos nga eh, kirinait niya yung mundo out of a word, out of by means of words. And God released a word to Sarah. You will bear a son next year. At kahit dead na yan, yung bahay bata na yan, kahit patay na, mabubuhay yan. Because God declared the word. God declared the word. And there's power when God declares that word. Makikita po natin, ay nanganak po si Sarah at the age of 90. Diba? In zero situation, God manifests His absolute power. In zero situation, God manifests His absolute power. Wala pang bahay bata. Matanda na si Abraham at si Sarah noon. Parang mahirap na para mag-alaga ng bata. Walang imposible sa Panginoon. God has His own way. So, He wants to show His glory. He wants to show His greatness to us. Letter E po, we trust His time. We trust His time. Iba po sa ating pong storya, sa ating pong introduction, yung tao, humiling siya sa Panginoon ng paru-paro, at humiling siya ng bulaklak at paru-paro. Pero ang binigay ay thorn at uod o higad. In God's time, binigay ng Diyos yung hinihiling niya. Binigay ng Diyos yung hinihiling ng tao na to. In His time, the thorn produced beautiful flowers. In His time, the caterpillar became a butterfly, a beautiful butterfly. In God's time, God gave what the person asked of. Because for God, the process of waiting is important. In this waiting time, our faith is built. It is made stronger. The space between the now and the next is very crucial or important for God. It will test our faith, our trust in God, and patience in waiting for God's answer. Yung pong spasyo na yun, ito yung now, ito yung next. Ano na mangyayari? Yung spasyo na yun, the space between the now and the next. No? Kita po natin, the space between the now and the next. Napaka-crucial, napaka-important ito. It tests our faith, it tests our trust, it tests our patience. It will test if you will trust God
even if you lose your job, even you acquired a disease, even you don't get what you want in your time, it will test our trust in God. Paano kung nawalan ka ng trabaho? Paano kung nagkasakit ka? Paano kung hindi mo nakuha yung gusto mo, hinihiling mo sa Panginoon? May faith ka pa ba sa Panginoon? May trust ka pa ba sa Panginoon? Mananatili ka ba sa Kanya? Very crucial yung now and the next. The space is very crucial for God. Especially when we don't get our answer or our request to God in our time. Meron po tayong sariling time. We have our own timeline. Saan po ang timeline natin? At 22, I will finish my studies. At 23, I will find a job. At 25, I will marry. At 30, I will be promoted. At 40, I will travel. At 50 or 60, I will retire. Man has his own time. Meron po tayong sariling time. But did we ever ask God His time in our life? Did we ever ask God His timing in our life? In the story of Abraham, in Genesis 18:10, God fulfilled His promise to Abraham in His time. God fulfilled His promise to Abraham in His time. At ang oras na yon, 100 si Abraham, 90 years old naman si Sarah. Pero hindi po nahuhuli ang ating Panginoon. Hindi po siya nahuhuli kahit kailan. Wala pong, He is always perfect in time. Kung meron man po tayong katanungan sa ating puso, bakit parang late na, bakit hindi nangyayari to? We pray. Just pray to God. God knows His perfect time. So first, A, we trust His time. B, we trust His ways. Isaiah 55:8-9 rather, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Yung aking isipan, hindi nyo isipan. Diba? Ang liit-liit lang po ng utak natin. Diba? Ang liit-liit. Pero ang galing. Nakakagawa ng computer. Ang computer, maraming nagagawa. Maraming na-encode. Maraming bagay na advantage sa ganitong kaliit na utak. Ang Diyos po, napakatalino niya. Hindi lamang po siya matalino. Napakabuti po ng puso ng ating Panginoon. Full of love. Full of great things. So let us trust His ways. We ask God His will as we open our eyes in the morning. Lord, what is your will for me today? Ako po ay nagkasakit, mas na-appreciate ko yung buhay. Dati, ako po kasi ay pangarapin, no? I want to achieve this, I want to be promoted,
I want to accumulate wealth. Yun po. Pero, ako po ay magkasakit, hindi na po pala yun ang mahalaga. Ang mahalaga po, makasama natin yung mga mahal natin sa buhay, every day of our life. Sarap po ang blessing of life. Blessing na yun, mabuhay ka, at yung iba extra na. No? What is God's will for me today? Alam niyo po, ang plano ng Panginoon sa atin, bilang Kristiyano, magamit niya po tayo sa kanyang ubasan. Magamit niya po tayo pagbahagi ng salita ng Diyos para yung tao na nasa paligid natin, papunta sila sa impyerno. Pero dahil sa atin, hindi na sila pupunta sa impyerno. Pupunta na sila sa buhay. An everlasting life. Yun po ang isa sa will ng Panginoon sa atin. At sana po maramdaman natin na gamitin natin yung buhay natin upang ibahagi ang ating Panginoong Jesus. Siya ang tunay na Diyos. Siya ang tagapagligtas. Wala nang iba. As Proverbs 19:21 says, "Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevail." Diba? Marami tayong purpose sa heart natin. Marami tayong plano. Marami tayong mission. Pero it's always the Lord's purpose that prevail. Lord, ano nga ba yung purpose ng life ko ngayon? Para maging kagalakan ng mga tao sa paligid natin. Para tayo ay maging encouragement, inspiration sa mga tao sa paligid natin. Naalala ko po, gusto ko po share yung bata po ako. Nabanggit na po na ito na aking ina sa kanyang pagbabahagi ng Bible study last time and the other time. Ang aking po nanay, nung siya po ay bagong Kristiyano, nagbabahagi po siya sa Pastora Mili ng Word of God. Siguro po ako po ay 5 or 6 years old noong mga panahon na yun. Hindi ko po makalimutan na magkasama po kami. Kasi nagbabahagi po siya ng salita ng Diyos sa bus. Nandun po siya sa babaan. Sa hagdanan ng babaan ng bus. Imagine, I was 5 or 6 years old then. Siya nagbabahagi. Mag-isa lang po siya. Mag-isa lang po siya. Nagbabahagi siya ng salita ng Diyos dun sa bus. Imagine that. How courageous my mother was. At hanggang ngayon, matapang na matapang pa rin siya sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Huwag po natin ikahiya ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Pag kinahiya po natin ang Diyos, kakahiya rin niya tayo. Kaya, isang bagay na meron tayo na dapat nating treasure, yun po yung pagkakilala po natin sa Panginoon. Sabi po sa 2 Peter 3:8-9, God is patient to us. Sabi po sa 2 Peter 3:8-9, "But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, and not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." What we may comprehend as seeing a slow response is due to God not listening to us. God is patient with us, and in return,
we should be patient in Him. It is very easy to compare ourselves to others and wonder why something has come through for them but it has not yet to happen for us. We need to understand that there is a purpose and a reason for something not happening or changing. Isa po nakakompare po natin. Bakit yung ibang tao nagpo-prosper sila? Bakit naman ako? Parang ang dalang naman yung change sa akin. Bakit? Parang ang dalang ng response sa akin ng Panginoon. Parang ang dalang. Sabi po sa Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under heavens. God never promised us that our life on earth would be easy. But He did say that there is a time and season for everything. There is time, there is season for everything. 2020 has been a challenging year. Maybe God is just testing our faith. Even if things don't happen the way we wanted, even if we undergo trials, tests, hardships, and difficult times, napaka-challenging year po ng 2020. Pero ano po ang purpose ng Lord for this challenge? Siya, that is, God is testing our faith. Mananatili ba tayo sa Kanya? Kung nagkasakit tayo, kung nawalan tayo, kung zero tayo, patuloy ba tayong magtitiwala sa ating Panginoon? Sabi pa po sa ating punto number 3, in zero, God has placed His perfect love to us. In zero, God has placed His perfect love to us. Sabi po sa Luke 15:11-31, we can see the story of the parable of the lost son. The lost or younger son was in zero state. Nakita po natin the story of the prodigal son. Kinuha ng batang anak yung kanyang mana sa kanyang tatay. Alam niyo po yung mga bata, very adventurous sila. Gusto nilang umalis, pumunta ng ibang bansa. Ano ba meron doon? No? Ganito yung ginawa ng batang ito. Nilustay niya yung kayamanang pinaghirapan ng kanyang magulang. And there came a time na he was in zero situation. Makikita po natin sa Luke 15:16-17, the lost or younger son was in zero. He was in a strange, faraway land and he was starving to death. Sabi po sa maayang familiar po dito, tayo dito. No? Gusto niya nang kainin yung pagkain ng baboy. Kasi wala nang bibigay sa kanya ng pagkain. He is in the state of zero. At na-realize niya, pabalik na lang ako dun sa tatay ko. Mayaman sila eh. Meron sila mga servants. That's how great God's love is for us. Ganun po kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. He gave His only, one and only Son for us. Para hindi tayo magpunta sa impyerno. Para hindi tayo mag-perish. But that we may have everlasting life. Hindi lang sa heaven. Hindi pati sa earth. That we may enjoy everything that we have. God is offering us. Sabi po sa Psalm 147:11, the Lord value those who fear Him, those who put their hope in His faithfulness. Apo? The Lord values
The Lord values tayo po. Tayo na ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Let us value, let us trust God's timing. Let us trust God's ways. Diba po? Let us trust God's timing and let us trust God's ways. Sabi po sa Isaiah 55:8-9. Pa? Napakabuti po ng pag-ibig ng Panginoon. Napakabuti po ng kanyang plano sa atin. Napakabuti po ng kanyang kalooban. He's the source of love. At hindi po natin yung dapat question na bakit ganito? Bakit wala pa akong boyfriend? Bakit wala pa akong girlfriend? Bakit hindi ako napopromote? Bakit ang tagal ng pag-aaral ngayon? Bakit? Lalo na po sa pandemya natin ngayon. Maraming na-question sa atin. Kaya po, very, very in demand ang mental health. Maraming may question, bakit nangyayari, bakit marami na mamatay, bakit ang daming mga calamities na nangyayari sa ating paligid. Pero, when we trust God's heart, even if we don't understand, let us trust God's heart. 39:7, Awit 39:7, and so Lord, where do I put my hope? My only hope is in you. And there is no greater verse than that. There is no greater verse than in John 3:16. God so loved the world that He gave His only, one and only Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Wala nang greater verse in John 3:16. Binigay niya, nag-iisa niyang anak sa akin at sa iyo. Para mabuhay tayo, buhay na ganap, buhay na kasiyasiya, buhay na walang hanggan. Tayo po ay nasa pangwakas na. Are you in dire straits? Seemingly hopeless situation? Or in a state of zero? Ikaw ba ay nasa hopeless na na sitwasyon? Maraming tanong, maraming kawalan, wala ka, maraming bagay na wala. As the quote says, sometimes it's not what we have in life, but who we have in our life that matters. Hindi po yung mga material na bagay ang mahalaga. Hindi po yung mga bagay na meron tayo ang mahalaga. Ang mahalaga ay yung meron tayo. Sino nga ba yung meron tayo? At yun ang mahalaga. Sabi po sa Psalm 73:25, whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. Bakit po special ang heaven? Hindi dahil ginto ang lalakaran, hindi dahil maganda at mansyon ang mga naroroon. Special ang heaven dahil na doon ang ating Diyos. Makikita natin siya ng mukhaan. Sasaksihan natin ang kaluwalhatian niya. Yun ang dahilan kung bakit special ang heaven. At kahit wala pa tayo sa heaven, at hindi natin siya makita ng mukhaan, God can reveal Himself to us. God can reveal Himself to us. May we come to realize and understand that God allows our zero to displace power and love for our faith to grow to its fullest.
even during these pandemic times, even after the typhoons and calamities around us, God works and God displays His power and love to us. Let us choose to trust our God. Let us choose, piliin po natin na pagkatiwalaan ang ating Diyos. Even in our hopeless, in our zero situation, tayo po ay manalangin. Aming Ama at Diyos, napupuri po kami at nagpapasalamat sa iyong mensahe ngayong umaga. Nawa po, Panginoon, maging malakas kami, Panginoon. Dahil pinahayaan mo lamang po na dumaan kami sa zero situation upang ipakita ang iyong kapangyarihan. Help us to trust your time. Help us to trust your way. Help us to trust your perfect love. The unconditional, the everlasting love that you have for us. And in this, our faith will grow. At ang pagkakilala namin sa iyo ay lalalim. Lalalim, mag-uugat ng mag-uugat. Dahil kilala ka namin, hindi mo kami pababayaan. Dahil mahal ka namin, hindi mo hahayaan. You will rescue us. Because you are our Father, you will respond to our need. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Dahil kami po ay nagtitiwala sa makapangyarihan, nag-iisa at tunay na Diyos. Salamat po sa mensahe mo ngayong umaga. Palain mo po ito, yumabog ang masalitang ito sa aming puso. Marami pong salamat. Palain mo po ang bawat isa, natagpuin mo ang kanilang pangangailangan materially, financially, emotionally, mentally, O Lord, lahat ng bagay, pagpalain mo ang iyong mga anak, ang mga nakikinig na mensahe ngayong umaga, pagpalain mo, Panginoon. Marami pong salamat. This, we offer to you, and we thank you, Lord, for the gift of life, for the gift of salvation. This we pray, and I pray, in Jesus' name, Amen. Palain po tayo ng Panginoon. Nawa po ay lagi po tayong manood ng online services. God bless all. God bless us all. Sige po, tayo po'y manalangin sa ating tithes and offering. At bago po yun, may babasahin po muna po akong verse sa 2 Corinto chapter 9 verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di pipilitang lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Tayo po'y manalangin. Lord, thank you sa ating pagpapala na ipinagkaloob mo sa amin at nararapat lang na ibalik namin ang para sa iyo. Buksan mo po ang pintuan ng langit at ibuos ang pagpapalang siksikliglig nag-uumapaw. Maraming salamat, Lord God, sa nagbigay ng pagpalain niyo po sila at ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And for our announcement, tithes and offering can be deposited to the church we belong or sent to the video account of Christ in the Answer Church Malabon, incorporated with account number 01901515187, or coordinated with Sis Lorna Cabral, Sis Rowena Sanchez, or Sis Emmy Dominguez. And for another announcement, morning devotions on Monday and Thursday at 8 in the morning, Bible study on Wednesday at 8 in the evening.
prayer meeting on Friday at 7 in the evening. And on Sunday, we have our Sunday service at 9 in the morning and school ministry or SOM at 3 in the afternoon. Sige po, tayo po yung manalangin sa pagtatapos. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat sa oras na po. Sa araw na ito, nandito kami, nagpapasalamat sa iyo at pinupulaan ng pangalan, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa inyong mga salita na pinamahali sa amin, Panginoon. Maging ang tanong yung limawa ito pa ng Lord God. Lord, maraming salamat din sa mga tao na nagbigay ng oras at panahon para sa iyo, Panginoon. Lord God, maging ang mga kapitira namin, Panginoon, sa kanya-kanya mga pamamahay, Lord God, na nakapakinig ito, Panginoon, sa gawain ito, Lord God, pampalaan ito, ang bawat isa, Panginoon, maging sa kanila pang araw-araw at maging sa Lord sa Linggo, Panginoon, ikaw ang magpapala sa kanila, Lord. Maraming salamat, Lord God, sa lahat ng mga blessing na natutang namin, Lord God, kahit sa maraming mga sakuna na naraming nakarating sa bansa Pilipinas, Lord God, pero Lord, ang inyong pag-iingat sa amin, Panginoon, ay pinagpatunayan mo sa amin, hindi mo kapinagayaan, Lord. Kaya kalalapat ka lang na pasalamatan at papurihan ng pangalan, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan Jesus. Amen.